Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos yung panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo no, sa aking YouTube channel. At sana pag nagsasubscribe kayo, paki-hit na lang yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay madali kayong mananotify. Ano? At sana itong vlog kong ito ay naisishare nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at sa inyong mga co-teachers. Ano? At yung laging ina-ask na favor ni Sir Bong, ano? Ang request ni Sir Bong, kasi diyan sa mga vlogs ko ay may lumalabas na siyang mga ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag niyo i-skip, ano? Papanoorin niyo lahat ng ads na lumalabas diyan sa aking vlog. Pwede ba 'yan? Maraming salamat sa inyong. Maraming guro ang nagtatanong kung bakit hindi raw tayo nagkaroon ng increase yung sahod natin this January 2022. 'Di ba expected natin na January 2022 ay papasok yung third tranche ng Salary Standardization 5. Alam nyo, hindi na tayo dapat ma-surprise dahil yearly naman ay talagang yung increase natin ay hindi talaga pumapasok ng January. Diba tulad last year, hindi naman siya pumasok agad ng January. Tama ba? Ang expected natin, ano, baka itong February 2022 ay pumasok na yung increase natin. Ano, increase nating lahat. Ano, hindi lang yung mga teachers. Kasama kami dyan. Ano, kasama yung mga principals dyan. Or probably baka matagal na yung March. Pero sana ay huwag na siya umabot ng March. Sana, let's hope na maibigay na siya ng February. Sana by February ay pumasok na yung ating increase. So, itatanong nyo, Sir Buong, paano po yan? Hindi pumasok ng January. Hindi siya nag-start ng January yung ating increase. Ano? Ano po ang mangyayari niyan? Alam nyo, ang effectivity naman ng third tranche nung increase natin ay January 2022. So kung hindi natin nakuha yung January, sure naman yan magkakaroon naman yan yung tinatawag natin na retro, di ba? Retroactive naman yan. Ibibigay din sa atin yung hindi natin natanggap na increase ng January. Alam nyo, kapag pumasok na yan ng February, sure yan, meron na tayong retro agad. Ano? Papasok yung retroactive natin doon sa ATM natin. Mag-a-upgrade na yung salary natin at the same time ay magkakaroon tayo ng retro agad. Kaya huwag tayong mainip. Ganito ang mangyayari. Nauunawaan ba? Naintindihan ba ng ating mga teachers? Eh ngayon itatanong nyo, Sir Buong, bakit po ba hindi na-upgrade yung increase natin ng January? Bakit po ba hindi pumasok ng January yung ating increase? Ano po ba ang reason bakit hindi siya pumasok? Alam nyo, to my understanding ay inaantay pang mapirmahan yung national budget ng 2022. Ako, I'm confident na this January ay mapipirmahan na yung national budget ano ng 2022. Pag pirmado na, magiging okay na yung increase natin for 2022. Maliwanag ba ito? Maraming salamat sa inyong lahat.